po natin ng ano, dahil may matatanggap kung possibly ang Department of Health ng mga donation po na Sinopharm. At after pakinggan naman po ng ating mga experts yung mga clinical trial results ng Sinopharm, binigyan na rin po ng emergency use authorization. And of course, recognizing the emergency use listing of the WHO for that vaccine. Ang pinakahuli pong bakuna na possibly bibilihin po kasama sa basket nila Secretary Galvez towards the end of the year, fourth quarter, ay yung Novavax. Lumabas po kahapon at saka kanina umaga ng preliminary data ng Novavax. And it seems to be a very encouraging data. At maganda po ang mukhang very robust po yung information at maganda ang resulta ng kanilang mga clinical trials. Although finalize pa po ito at ipapublish pa lamang. No? Pero nakikita po na ang efficacy rate niya is above 90%. No? Very, ano, very comparable to the other vaccines that have been earlier approved. Dito po sa atin sa Pilipinas, sa Philippine FDA, nagsulat na rin po the other day ang Novavax, signifying their intention to apply for an emergency use authorization. And in fact, they already sent some of the clinical trial results to us. At inaaral na po ito ngayon ng ating mga experts kahit po hindi pa sila officially nag-a-apply. Para kapag po nag-submit na talaga sila ng mga dokumento, mas mapapabilis. And ang nakikita po natin, ang revision po natin ito, possibly baka po by fourth quarter, makakakuha na rin po siya ng EUA sa US, sa India, sa UK, and dito po sa atin mag-a-apply na rin po siguro sila by, ano po, by siguro po July or August. Next slide, please. So, as an for information lang po, sir, sa Pilipinas po ngayon, we have 3 approved clinical trials for vaccines that are ongoing. Pero meron pa pong nag-a-apply na mga iba, no? Meron pa pong 3 under process na mga vaccines din po na possible na dinidevelop in the future from China and from Australia. At mukhang meron pa pong mga nagtatanong, no? Na iba pong mga vaccines that are going to our vaccine expert panel. So tuloy-tuloy po ang development and our scientists and our doctors are really helping in this global effort not only to develop vaccines but also to test and complete clinical trials for therapeutics para po sa mga gamot kontra sa COVID. In fact, as of today, meron na pong 25 na clinical trial na na-approve ng FDA na ongoing dito sa atin. Meron po rito mga local trials na sa atin lamang, pero meron mga multi-country trials. Meron pong herbal products, katulad po ng lagundi, tsaka ng tawa-tawa. Meron pong anti-inflammatory, meron pong hormone, katulad po ng melatonin. And then some antivirals, antibiotics, convalescent plasma, at yung mga bago po ngayong class of drugs, the antibodies. So all of the workforce naman po ng ating mga scientists at saka mga doktor ay tumutulong din sa global effort towards developing and identifying therapeutics for COVID-19. Yan lang po, sir. May tanong ako. How about the ivermectin? Ano? Yung ivermectin po, nawala na sa passing. Ano po, yung pong clinical trial ng DOST, ang schedule po nila ay magsa-start po this month. Ngayon pong June. Para po maumpisahan na nila yung kanilang trial, yung pong inutos nyo. Alam mo, hindi naman sa pang ano, but there are a lot of credible people, doctors at that, at maraming civilian na they swear by their father's grave na yung ivermectin na yan, it's doing good to their bodies what they are suffering from COVID. Yung iba reported that the following day, nakatindig na sila. And, you know, as kagaya ko, pareho man tayo, as a lawyer, as a doctor, we have to exercise the greatest of the diligence of a good father of a family. Yung talagang pinaka pinaka strictong daadaanan
ng before giving it to the public. But I'm just telling you that a lot of people doon sa probinsya ganun, maraming nagsasabi sa akin, gumaling sila pagkatapos itong inumin na itong bakuna sa para saan yung hiyawa na yan? Bulate. Sa Bulate. Pati Bulate, dali. So, is that deworming? Yes, sir. Yes, sir. It's an anti-parasitic preparation for dogs and cats, animals in general. And it is also sa human naman for a particular worm or parasite, Onchocerciasis. Tama ba yun, DG Eric? It is indicating Onchocerciasis at saka strongyloides. Pero ngayon lang po, Mr. President, meron na rin naman pong FDA-approved na human preparation ng ivermectin dito sa Pilipinas. Meron na rin po tayong pinayagan no, na ibenta at human grade po talaga ito. At meron pa pong mga ibang kumpanya na nag-a-apply din po at undergoing evaluation right now. Kaya ang ano ko kasi, by the sheer number of people really proclaiming that it is good to fight COVID-19, kasama kasi ang mga doktor, yan ang problema. Kami sa mga ibang profesyon, wala kami pa, ano man sabihin namin dyan, would be taken with the two cents value ng salita mo. Pero itong mga I said, I swear by the Father's grave that it is really effective to fight COVID-19. So the earlier the studies are completed, whether or not it has the efficacy to fight COVID-19 is important kasi mura at available. And if it can lessen COVID by 50%, maganda na yan sa totoo lang. I am not in a position to say that it should or it should not be used. Ang akin lang, if there's an application at may mga clinical studies na kayo, so, if there is no kung funding lang, re-fund mo na lang. We can give you the replenish the money later so that once and for all we can resolve the issue of this ivermectin. Okay. Yes, sir. Sir, funded na po yung study niya ng Department of Health at ang DOST po ang gagawa ay ang tanong. Mag-umpisa na daw po sila ngayong June, but we will follow it up with them. That is a very encouraging statement. Next is the Cabinet Secretary. Secretary Nograles, it's your turn. Good evening. Fine good evening, Mr. President. Yes. Sa ating mga kababayan, kay Senator Bongo, happy birthday kay ES Medjalde at sa mga kasamaan ko sa gabinete. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ng inyong IETF on Zero Hunger or yung Task Force Zero Hunger na pinuo nyo, Mr. President. At ang binabantayan natin ngayon sa aspeto ng kagutuman at malnutrition, kabahagi yung pagbantay natin sa food safety and accessibility. So dito muna sa food safety na ginagawa ng inyong pamahalaan kasama yung mga tanggapan ng DTI, DOST, DSWD, Department of Agriculture, DOH, DAR, DNR, DILG at ang ating tanggapan. Ito pong research and development projects, apat na po yung nakompleto para sa appropriate technologies and services to combat malnutrition. At yung proficiency testing at testing of food quality and safety ng mga processed meat, powdered concentrate, and groundnuts. Sa Integrated Food and Safety Program, nakakompleto na po tayo, Mr. President, ng 6 na food safety training modules and 10 training manuals on risk profiling.
We've trained 227 DOST food safety team members and analysts, and trained 77 DOST risk assessors of data collection and for risk profiling. We continue to conduct webinar series para sa food safety risk assessment kasama yung mga iba't ibang participants. And we've assisted MSMEs, food MSMEs sa kanilang food safety standard, 648 po. And also assisted 180 MSMEs. Tatakiin ang kanyang trabaho ngayong pandemic bilang local chief executive. Yan per inch. Guidelines for the recognition of food safety training providers together with the Food Safety Regulation Coordinating Board with DOST. Dito naman sa Gatas, of course, ang kasama natin ang tinutulong sa National Dairy Authority and the farmers, no? And their farmers. So 200 farmers have actually been assisted sa Milk Safety and Quality Assurance Program. Together with webinars on the introduction to food safety, on dairy safety regulations, kasama yung lahat ng regional offices ng National Dairy Authority. And we continue to assist dairy business operators by providing a total of 1,111 kits with materials para makakomply sila sa mga regulations. And we have tapped the regional offices to do the distribution para po dito. From milk, let's go to agriculture and fisheries, both sa safety and quality control. So meron po tayo mga farm equipment post-harvest facilities, which is very important para sa food safety rin po natin. At kasama dito yung post-harvest equipment like fish marts, fish stalls, dryers, freezing equipment, worth 11.7 million. Fishery facilities and aquaculture farms, we continue to monitor and inspect them for quality control, 3,215. The analysis of fishery facilities and aquaculture farms, 42,511 po. Fishery products have been continued to be monitored and inspected, and the analysis of fishery products as well. And for the quarantine registration and licensing, patuloy pa rin yung permits, licenses, and accreditations that we issue, together with yung some commercial fishing vessels and gears po natin. Next is accessibility naman po, Mr. President. So, syempre, importante na maging accessible yung mga pagkain sa ating mga kababayan, especially during this time of the pandemic. So, from January to December 31 of 2020, patuloy yung ginagawa nating Agri-Pinoy trading centers all over the country. We've actually been able to help 15,611 farmers and raisers. And that's a total volume of crops traded of 61.2 million metric tons. And we are currently still constructing, may ongoing construction po tayo ng additional Agri-Pinoy Trading Centers dito po sa Santa Maria, Ilocos Sur, Provincial Trading Post. May construction din po tayo sa Sariaya Agricultural Trading Center and the Batangas Provincial Agricultural Trading Center. May upgrading din po tayo ng Tanawan City Trading Post and the construction ng Camarines Sur Trading Post. Of course, we continue to monitor the prices of the basic necessities po natin. At ito ay alinsunod sa Price Act or Republic Act 7581 at kasama natin dito yung Price Coordinating Council. So the Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Service through its Surveillance, Monitoring and Enforcement Group continue to conduct regular price and supply monitoring of agricultural crops, fish and other marine products, fresh meat, fresh poultry, dairy products, fertilizers, other farm inputs, and assists in the enforcement on confirmed violations. So as of December 31, 2020, 252 wet markets ang regularly monitored natin nationwide. The price enforcement unit has issued a total of 514 notices of violations, 167 cases adjudicated, 347 cases for validation.
At sa NCR po, we continue to monitor the 11 wet markets and selected wholesale markets, supermarkets and grocery stores para naman sa basic commodities like rice, fresh fish, meat, poultry, vegetables, fresh fruits, cooking oil, sugar, among others. And para mas high-tech po tayo, we also have the delivery platform. It actually, through the online platform, connects yung farmers natin to the buyers through digital platform. This is very new, Mr. President, and we hope to be able to continue this project. So from December to March, so far, we have helped 431 farmers help them in selling their goods online. 44.865 metric tons ang namobilize na po natin and worth 3,614,000 fresh produce transacted with 2,088 total number of sales order processed and 1,226 customers so far. Yung e-presyo system naman is our way of monitoring the prevailing prices of basic necessities and prime commodities. So in 2020, 75% of provinces nationwide encoded in the system, and for the first quarter of 2021, tumaas na po to 84% ng provinces. So this is very important sa customers and consumers na mabantayan nila ang presyo sa bawat region at sa bawat locality. At least malalaman nila, Mr. President, kung ano yung prevailing prices ng basic necessities and prime commodities. Yun lang po, Mr. President, tuloy-tuloy pa rin ako namin sa task force. Thank you, Secretary Nograles. Secretary Anya? Magandang gabi po, Mr. President. Executive Secretary Mayor Gaya, Senator Bongo, happy birthday. Fellow servants and workers in the government. Maikling ulat lang po ito. Please support my slide. Narito po ang datos na ating nakalap ng mga nahuling lumabag sa iba't ibang public health standards at safety protocols. Katulad ng pagsusuot ng face mask, ang pagbabawal ng mass gathering, at pagpapanatili ng physical distancing mula ikapito hanggang ikalabing tatlo ng buwan ng Hunyo. Base po sa datos, bumababa naman ang bilang ng mga nahuling hindi nagsusuot ng face mask. Nasa 51,670 individual. Pati na ang bilang ng kaso ng mass gathering, 426 na individual. Habang tumaas naman ang bilang ng mga sumuway sa patakaran ng physical distancing sa 15,576 sa buong bansa. Kinasuhan po natin dito ay umabot na 2,417. Sa datos naman po na nakalap natin ngayon, hanggang 14 ng araw ng Hunyo, may mga naiulat na insidente ng mass gathering sa rehiyon ng Calabarzon, Central Visayas, at sa Cordillera at Mid Region. Base sa ating nakalap na report, ang mga punong barangay ng Barangay Matabungkay sa Lian, Batangas, Barangay Kasambagan sa Cebu City, at Barangay San Mariano sa Santa Marcela, Apayao, ang napabilang sa listahan ng mga local chief executives na kasalukuyang Pagupit ko kayo. Mayroon naman tayong updates na patuloy na pag-usad ng mga reklamong inihain labang sa mga opisyal ng barangay sa Barangay Matiktik, North Sagaray, Bulacan, Barangay Kampotaw, Cebu City, Barangay 171 ng Caloocan City, Barangay San Jose, Nabota City, at Barangay 181 at 182 ng Tondo, Manila. Next slide, please. Patuloy ang pagsusumikap ng ating mga LGUs sa pagbuo ng kani-kanilang Emergency Operation Centers, Barangay Health Emergency Response Teams, at quarantine facilities upang mapaiting ang kanilang kakayahang makontrol ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Patuloy din ang pagbubuo ng ating LGUs ng kanilang protocols for management of COVID infections
vaccination action plans at ng master list ng mga priority at eligible groups sa kanilang nasasakupan. Sa tala ng lahat ng LGU sa buong bansa, may 32,804,000 at 33 mga Pilipino mula Category A1 hanggang Category C na ang nai-rehistro ng LGU sa master list at ito ay nakahanda ng mabakunahan. Inaasa nating lalaki pa ang bilang na ito habang dumarami rin ang bilang ng mga Pilipinong nagpaparehistro para mapasama sa listahan ng mga nababakunahan sa mga darating na araw. Sa kampanya naman po ng illegal na droga, sa ating patuloy na kampanya, sa datos na nakalap ng ating pambansang kapulisan at ng iba pang mga ahensya, 32 mga drug personalities ang kusang sumuko sa mga otoridad mula ika-6 hanggang ika-13 buwan ng Hunyo. Umabot din sa 1,095 ang ginawang anti-illegal drug operations ng ating kapulisan at ibang mga ahensya. Sa mga ginawang anti-illegal drug operations nito, mayroong naitalang 1,576 na mga drug personalities na naaresto habang 12 mga personalidad naman ang naitalang namatay sa gitna ng mga operasyon ng ating anti-illegal drug units. Bigyan ko lang po ng emphasize ang naganap na magkahiwalay na operasyon kahapon, June 13. Ito po ay naganap sa Imus, Cavite, alas 4 ng hapon, na kung saan ang ating PIDEA at iba't ibang units ng Philippine National Police at ng ISAP at NICA ay nagsagawa ng bypass operation na kung saan isang Chinese national sa pangalang Man Kuok Wong alias Jose Baluyot Wong ang nahuli at nakakumpiska ng 117 kilos of shabu. Ang halaga po nito ay 775,600,000 piso ang halaga ng shabu. At the same day po, isa ring operasyon sa Baclaran, Parañaque, alas 3:30 ng hapon. Isa ring Chinese national ang nahuli. Ang pangalan ay Xi Sun Chen. At dito po ay nakakuha ng 37 kilos na nakakalaga ng 257,800,000 piso. Kapag po pinagsama natin itong nakuhang halaga na ito, ito ay abot na 1,053,400,000 or 1.05 billion. So sa kabuuan po, ang ating nakuha sa loob lang ng isang linggo ay 1.2 billion pesos na pinagsamang shabu at marijuana. At lalo pa namin paitingin ang operasyon sa kontra ng illegal na droga. Pangulo po, nalis po natin paalalahanan na para tayo dumating sa ating tinatawag na normal, ang dapat na ating lahat ng kababayan ay sumunod sa health standard at protocols. Ang ating mga otoridad ay magpatupad ng lahat ng batas at ordinansa sa buong bansa at ang wastong pagsasagawa ng PDITR strategy ng ating mga LGUs at ang tuloy-tuloy at mabilis na pagbabakuna. Ito po ang mga susi para bumalik tayo sa normal na buhay at mabuksan ng tuluyan ng ating ekonomiya. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Secretary Anyo. Mga kababayan ko, nakikita naman ninyo sa chart, mayroon talagang namamatay hanggang ngayon. Kaya yung human rights must take note na yung pwede natin uli ibalik yung ano yung slides. Pabalik yung slide. Para to sa mga tao na ayaw maniwala ng may namatay na mga tao in the prosecution of the drug war. Iba yung sabi ko i-flash doon sa radio yan. Kita mo naman, no? May patay. Pero kita mo yung huli sa operations, it's 1,000.
May araw na mag 2,000, 1,000, hindi bababa ng 1,000 ng mga nasa druga. Kaya, nagkikiusap ako sa mga human rights. Kindly take a deeper look into the drug situation. You would notice that there are really persons who die almost daily because yan ito lumaban talaga. At hindi kasali ang pulis ko na may tama at namatay rin. Kita mo naman ang shabu hanggang ngayon. Napakalaki, 1,072. 3,387.32 grams or estimated value of 1 billion plus. Kita mo namang negosyo na yan. Nakikita na ninyo ang negosyo, kaya kung ayaw ninyong tumulong, huwag na kayong magsige takot dyan na takot-takotin yung mga police na demanda-demanda opening of records. Hindi nga pwede yung open yan, eh. Pamamakita ninyo, baka makita ninyo yung pangalan ninyo, kayo pala ang nagbibigay ng mga impormasyon sa police. That is why we cannot show it to you. You might find your name there. So, yan ang hindi pwede ibigay. Pero kung sabihin mo, yung encuentro, paano namatay, paano sinugod, okay yan. Walang problema tayo dyan. But yung mga state secrets from the sources we get from any not be divulged publicly. Well, which means to say na hindi ninyo pwedeng tingnan. Kaya ang problema dyan, kung makita ninyo, pati tatay mo, makita mo yung pangalan niya, naluloko na. Yan ang itindihin ninyo. Marami talaga. Kita mong shabu. Everyday yan. Simula nung hindi pa ako, panahon pa ni Ramos hanggang ngayon. Ngayon lang nagkakamatayan kasi ngayon na talaga nag-ooperate yung police. Bakit? Takot sa kaso. With the advent of this, itong nauso na itong itong human rights investigation. Pati ako, na-imbestiga ako ng Human Rights Commission headed by Dilima. Tapos yung na siya na yung naging Secretary of Justice, inimbestiga niya ako. Walang nangyari. Walang rekomendasyon. Wala lahat. Puro lang yung aspersions, yung mga salita na gano'n. Nung sa Senado, sa Congress, naimbestiga ako. O, wala rin nangyari. O, kasi wala kayong may turo na mali. You know, dahil during police operations, hindi naman gago yung police patay ng patay dito. Alam nila kung patay ng magpatay sila ng walang rason, makukulong talaga sila. Ang aking guideline naman para sarili ko, okay, do not destroy my country. I will kill you. Do not destroy the youth of the land. Isa yung mapag-asa natin mga anak namin. Sirain mo ang buhay nila, sirain kita. Ganon yan. I will kill you para tapos na ang problema. So, then we have something to report. Yes, Mr. President, tulad ng sabi ko kayo nung bago tayo mag-umpisa, ay meron nang dumating na 577,488 na OFWs. Okay naman po yung kasipatos sa kanila pag dumating sila.
Hinahanapan sila ng quarantine na areas, tapos pagkatapos noon ay nadalhin sila sa kanilang mga probinsya. Yun lang po, Mr. President. Tong, you have something to say? Before, let's see, si Panelo, pakinggan natin si Secretary Panelo. A good word for the day for all the Filipinos. Baby. Naririnig niyo lang ako? Oh, pati nakikita, nakita ang guwapo talaga. Naririnig niyo lang ako? Naririnig ko at nakikita ko yung kagwapo mo. Talagay ko, dinidiscribe niyo sarili niyo. Depresyon, nabi ko yung sarili niyo talaga. Anyway, ginawang Pangulo, natabi ko na ako yung punto legal ko doon sa mga nangihain na tawag pa natin yung mga nakahan. Kung mamarapatin po ninyo sana, gusto kong ibahagi sa inyo. Ito yung na-report ko na rin sa inyo, pero naipangako ko doon sa mga nagtumbong tamin, yung mga nagkinaing, doon sa mga, at alam niyo naman po na umiikot po ako ngayon, kung saan tinukuha ko lahat ng mga hinaing, mga request, mga gusto iparating sa inyo. Galing, gaya nang nasabi ko na sa inyo, galing ako ng Mindoro, Matangas, Pampanga, na yung hindi ako sa Tampa. At doon po sa Mindoro, gaya po nang nasabi ko sa inyo, ang malaking problema po doon ng mga mangingisla, sila po'y talagang ang tamang-tama ng loob nila. Kapagkat sinasabi nga po nila, pag nanguhuli sila ng mga postcard, kahit na napakasimple lamang na violation, na gaya ng wala man ng ID, inuhuli sila, inaaresto sila, kinukulong pa, at higit sa lahat, kinukontesta pa yung kanilang mga barko o yung kanilang mga boat, mga bangka na siyang source ng kanilang livelihood. Pagkaya tapos, ang iba naman po sa kanila, pag sila'y napupunta sa ibang lugar, hindi na nila dapat na nangingis na ron. Pag nanguli, ganun din po ang ginagawa sa kanila. Kaya talagang tumatangin sila, humihingi sila ng katulungan sa inyo, ginong Pangulo. Yun naman po sa parte naman ng mga mangingis na pa sa Mindoro. Nung nandun po, nalagbigay ng 100 na motorboat sa mga mangingisla. Tumantua po sila. Kaya lang, meron palang tago ng 400, 100 lang dumating. At yun daw po 300 dumarating kasi yung 32 million peso hindi na i-release. Yun daw ang pagdili. Kaya nga tinawagan ko yung Secretary Nat. At ang sabi naman yung Secretary Nat, dapat yung doon sa regional office. Madali sabi, basta pinaparating ko lang po sa inyo yung mga inaing nila. Sa barangay yung mga kapita naman po, yung nakausap niya doon sa Puerto Galera. Kaya ang problema naman po nila, lang muna, yung reklamo nila na wala silang mahuna. Walang dumarating. At yun naman eh, may nakakailang pangpalit sa kanila, ano talagang inuuna natin. Yung mga may bang dami ng bilang ng mga COVID doon na yun. Eh, naunawa nga naman po nila yun. Pagkatapos, humingi rin po sila ngayon sa kanila, napakaliit naman daw nung pinatanggap nila. 6,000, 5,000, kaya sila naman daw po, ginagawa nila lahat ng trabaho nila. Sila yung mga nasa frontline. Eh kung maaari naman po ito, dagdagan. Hirap na hirap na daw po sila. At ang problema po sa Puerto Galera, sapagkat 90% po doon ay umaasa sa tourism. At sapagkat nagkaroon tayo na ng mga quarantine, lockdown, so wala akong turista. Kaya doon daw po, tangayin po doon sa mga pulis at sa kanila, ay lumalaki na po yung crime rate sapagkat ang nangyayari, eh nagnanakaw na. Kaya wala nang umakain sila. Buti mo sa raw, eh dati may mga training pa sila. Pero isang taon na raw, eh talagang ubus na ubus na. Kaya ang gusto po nila, kung maaari daw, eh lumagan natin para daw yung mga turista makapasok at makabalik na. Yung mga negosyo nila ron, yung mga trabaho ng kanilang mga personnel. At the same time, yun naman daw, nakikiusap din nila, kung maaari, unahin naman daw, bangunahin yung mga namamangka na nagdadala ng turista sapagkat sila daw ang kumbaga nasa front line net. Tapos, meron pa akong problema yung mga taga Mindoro. Yun daw pong irrigation. Naku, hirap na hirap daw. Pag summer, talagang walang katubig na dumarating sa kanila. Kung maaaring daw, gawa lang paraan yung irrigation para yung kanilang mga farm
na magkaroon ng tunnel. And one of the most problematic na pinoproblema po nila na nireklamo, yun daw pong baha, sapagkat wala daw pong ipinatayo dahil ilang taon na raw programa yan, pero hindi naman daw po nagtutuloy, ilang administration na. Kaya kung maaari daw po sa administration nyo, magtayo naman sila ng dahil. Tinawagan ko din po si Secretary Villar, binidyo ko to. Siya naman na rin ako, hindi lang daw siya ng project proposal. So, tapos ito naman po yung binigay ko rin po sa inyong problema, yung taga Ayatas, yung mga taga Holy Spirit. Kung matatanda ko ninyo, marami nakatira sa kanya sa ilalim ng tulay, sa mga espero, at hindi po ba, pautos nga ninyo, itong si GM ng housing na si John Calada, di na lang agad ang nagbigay naman ng mga housing unit kapagat meron lang tayo. At kung sa payatas, ganoon din ang hinihingi nila. Ang dami mo nga talagang problema, tuwa-tuwa nga sila. Nung nabigyan nyo ng mga housing unit yung mga iba, at kung maaari naman daw, sila din sana, yung sa Holy Spirit, sa payatas, sa silangan. Now, ito pong mga senior citizen. Naku, humingi din po lang ano, kung po pwede raw, dagdagan yung mga senior citizen. Ito pang... Ito pong sinasabi mong nakatira sa ilalim ng tulay, are they willing to be relocated? Kasi may mga bahay tayong pinagawa ang energy mabilis. May mga bahay na tayong ginawa in the periphery of Manila. So are they willing to relocate? Kasi matanggal talaga sila sa pwesto nila, pamumuhay nila ngayon. And then they are brought to the provinces. Mayroon na tayong mga babahay, pati condominium, sobra-sobra na karami. Ang distribution lang nga ang naghihintay when it is officially given to the beneficiary. Kaya siguraduhin mo lang, and if I were you, marami man yan, you just write something to work on, a working paper, because next week may ano man tayo, may cabinet, so that your complaints will be directed to your fellow cabinets at ma-resolve natin kaagad. Ganun na lang siguro gawin natin. Masiguraduhin mo lang, kasi karamihan binigyan ng mga pwesto noon, nagsialisan at bumalik doon sa lugar nila. Pinagwili nila yung pwesto. And that is the what is bugging sila Escalada. It makes you sad na meron sila. Tapos iwanan nila, pabalik sila doon sa pwesto nila. Well, for one, it could be a valid reason kasi malayo sila sa hanap buhay nila. Yung traditional hanap buhay nila na nalaman nila sa lugar na yan. Because sa ibang panibagong diskarte na naman. So, yun lang, we want to be clear on this. Because sayang naman kung magpatayo pa ako ng mas malapit dito, tapos hindi magamit kasi, kaya ayaw nilang maalis doon sa circle of economy, kung anumang hanap buhay na yan, it could be a whatever, pagkapagpirahan nila dyan sa lugar na yan. Yun ang isang problema natin. In Mindanao, ganun. Ang nagtumitira lang na nakita ko na talagang tinatanggap nila ang bagong buhay nila ay yung mga NPA na nag-surrender. At meron na kasi akong ready. May ready condo para sa kanila. It's not really a condo in the sense na it's something more of a matirahan lang na bahay.
pareho nung ano, pareho nung inagaw ng kadamay nung sa Bulacan para sa sundalo. Sinabi ko na sa sundalo, total Pilipino man rin yan, maawa tayo. Bigay na lang ninyo para walang gulo, gawain ko na lang kayo ng bago. So, mas maganda. Para panluwag ang puso sa mga sundalo na ginawa para sa kanila, tapos ibibigay at sa huli ibibigay pala doon sa mga Pilipino rin yan eh. Kung gusto nila, paski inagaw nila ito mga kadamay, ang ayaw ko dyan sa kadamay yung nininegosyo nila. They are making yung leaders nila are making kung alam mo na yung dapat patayin talaga, yun yung nag-i-utyok sa mga tao sa pupunta doon, and then they start collecting and pupaalis ka dito, kunin niya, ibigay niya sa iba, and they're making a business a heyday of what government has done for them. Yun. Yes, sir. Pero Pangulo, yung pong sinasabi nyo tungkol doon sa mga formal settlers, kung willing sila may lipat, yung po ay umuwi na po sila ron. In fact, si GM John Calaga, marami na pong dinala ron at katilingan na yung mga auto unit. Kaya po sila ngayon pumapayag kasi ito pong sa housing unit ay nasa San Jose del Monte. At meron na pong connection doon, yung train, na madali silang makabalik sa kanilang mga pinagtatrabaho kung doon sila nakadira. Kaya wala ko ng problema doon. Kaya tuwa ang ako sila, namalapit lang yung mga housing unit sa panilipatan nila. Now, gusto ko pong ibahagi lamang kasi talagang kinukulit ako dito kung pwede rin palatingin sa inyo. Yung pong mga barangay Tanod, ako, ang nag-iiyakan doon dyan sa Tondo kung saan ako nagpunta. Kung pwede na, Mr. President, ligyan niya naman daw sila na regular na allowance at yung mga kakasya naman daw sa buhay nila. Yan po ang sabi ng mga barangay Tanod, pati yung mga senior citizens. O yun ang mga reklamo nila. Okay. Then, we go... Salamat rin. We go to Secretary Roque. Mayor, magandang gabi po. Happy birthday, Senator Bongo, kay ES at sa ating mga kasama sa gabinete. Dalawa lang po yung aking sasabihin ngayon. Unang-una, bagamat in terms of population po, ay yung MECQ areas ay hindi kasing dami nung Metro Manila was under ECQ and MECQ, dahil ang population ng Metro Manila Plus is 23 million.